Hi guys, this is Mommy Shane and welcome back to my channel. Today, I will be sharing with you yung experience ko nung kinagat ako ng baby ko while breastfeeding, what I did about it, paano ko siya na-prevent maulit-ulit, and ayun, paano ko napagaling yung nipple ko. A quick background lang. My baby is now turning 15 months old and exclusively breastfed pa rin siya. Hindi pa rin siya ganong malakas mag-solid food, kaya hindi ko rin talaga mabawasan yung pag-breastfeed ko. I have tried giving her fresh milk a few weeks ago. Okay naman sa kanya, pero hindi ko pa rin laging binibigay sa kanya kasi mas gusto pa rin niya yung breast milk. So, ayun, how did the biting start? Yung teething kasi, ayan, syempre, sumasakit yung gums nila, gusto nila may kinakagat lagi. Napapansin ko yung baby ko, lagi siyang kumakagat ng toys. Wala akong binibigay na teether sa kanya kasi, wala, hindi pa ako nakakabili. And, yung mga laruan niya, like, yung matitigas na plastic, yun yung lagi niyang kinakagat. And mga kumot, damit, ayan, napapansin ko, yun yung kinakagat niya madalas. Simula newborn siya, nakaka-feel din naman ako ng discomfort. Like, pag masyadong aggressive yung pag-latch niya, medyo makirot, medyo mahapdi yung nafe-feel ko. Pero gumagaling rin siya eventually. And hindi talaga siya nagsusugat totally. But, yun, last week, napapansin ko na medyo madiin yung bite niya. Tapos, pag bored siya, parang, ewan ko, pang finale niya, yung bigla niyang kakagatin ng madiin, tapos hihilahin niya. I have asked some of my friends kung anong dapat gawin kapag nangangagat. Sabi, wag daw mag-react. Wag daw sisigaw. I mean, don't react violently kasi feeling ng baby, natutuwa ka. Kaya ulit-ulitin nilang gawin yon. So, ayun, pero hindi ko talaga matiis na huwag mag-react nung time na yun kasi sobrang sakit talaga. And, ayun nga, the more I reacted, the more niya diniinan at saka mas grabe yung paghila niya. Sabi din nila, ingud-ngud mo daw dun sa boobs mo para hindi sila makahinga. Sabi din naman, ipinch mo yung nose para ibuka yung bibig. Pero napansin ko, parang lalo niya pa dinidiinan pag ginagawa ko yun. So, ayun, kanina, na-try ko rin yung ipapasok yung finger ko sa bibig niya para ibuka niya yung pagkagat niya para bitawan niya yung boob. So, ayun. Ayoko naman yung ganun, yung ipapasok ko yung finger ko kasi paano kung madumi yung daliri ko. Siyempre, hindi naman ako maya't maya naguhugas ng kamay bago ko ipasok sa bibig niya. So, ayun. Medyo hindi ko rin talaga alam kung ano pa yung strategy, but ayun. Let's just go back to how I healed my wound. Sobrang sakit talaga nung nangyari. Dumugo siya. So, pagkagat niya ganun, sumigaw ako na sobrang sakit, ganyan-ganyan. Bigla niya hinila. Paghila niya, nakita ko, dumudugo na. Dito, yung right boob ko, yung na-injure niya. Pagkita ko dun sa sando ko, may dugo. Hindi naman sobrang daming dugo, but may konting spots of blood. So, ayun. Di minessage ko yung mga friends ko, ano ba dapat gawin. Hindi naman kasi ako nasugatan dun sa first baby ko, nang ganun. Hindi kami umabot sa ganitong point na may ngipin na yung panganay ko, tapos kinagat niya ako at nagdugo. Hindi kami umabot dun. But dito sa first, dito sa second baby ko, ayun nga, tinanong ko yung mga friends ko, anong dapat gawin. Sabi nila, wag daw munang ipadede yun, yung affected boob, para makapagpahinga siya and makapag-heal. Pero dahil natatakot akong magmastitis kung hindi ko mailabas yung milk, hinand express ko kasi I don't pump. And then ito, nag-take ako nito, yung sunflower lecithin. Ayan. Saan ko nga ba ito nabili? Sa milkinmamis.com ata. Sunflower lecithin to, and nape-prevent niya yung mga pag-clog ng mga milk duct. So, ayan, nag-take ako nito. Ang nakalagay dito is to take 1 soft gel 3 to 4 times a day. So, nag-take ako nito mga 2 to 3 pieces a day. Nakatulong siya. And ito, malapit na maubos to. Kasi tinake ko to mula ng newborn yung baby ko. Tuwing nafe-feel ko na merong
naninigas na part or yung medyo masakit, ganyan, tinitake ko to. So, feeling ko nakatulong yun. And then, yun, for the first few days, tinake ko yan habang ginagawa kong less frequent yung pag-feed dito sa masakit na part, masakit na boob. So, dito lang muna ako nag-feed mas madalas. Tapos ito, mga 4 to 6 hours yung interval sa pag-feed ko. Pero ang sakit talaga. As in, yung talagang gumaganyan yung toes ko sa sakit pag fini-feed ko siya. And tuwing naliligo ako, ayoko siyang tamaan ng towel, ayoko siyang matamaan ng damit. Kung pwede lang, naka-expose lang siya buong araw para gumaling siya, ganun. Tapos tinry ko rin yung papahiran mo siya ng breast milk and then you air dry it. Sabi nila okay rin daw yun. So ayun, masakit pa rin siya. And then sabi ko, siguro kailangan ko na bumili ng mga parang nipple cream or yung mga pamahid na yan para mas mapabilis yung paggaling ng nipple na yun. Kasi doon talaga siya sa may nipple, hindi lang siya sa areola, sa nipple talaga siya. Hindi ko naman syempre mapapakita yung picture, but di ba may mga lines yung nipples nyo? Yung mismong parang crack doon, naging totoong crack siya. As in, nahiwa talaga siya, napunit, ganun. Tapos, hindi lang siya sa outer surface eh. Pati yung loob, makirot siya. So, kahit na siguro maiwasan yung sugat sa pag-latch, masakit pa rin siya habang sinisip-sip eh. So, ayun. Naghanap ako sa Shopee ng ito, yung hindi ko alam paano to i-pronounce. Basta lanolin cream, yung brand niya is ito. Ayan. Lancino lanolin cream. Itong nabili ko is 7 grams lang. Naghanap lang ako ng yung pinaka-okay na review in top sales na lanolin cream sa Shopee. And ito yung lumabas. 400 plus na yung sold niya na ganito. So, okay rin naman yung reviews. Kaya ito na yung binili ko. Tapos, minessage ko yung seller. Sabi ko, my breast is injured. How soon can you ship it out? Ganyan. Sabi niya, the day that I ordered, madaling araw yon. Then, the next day, she-nip out niya. And then, the next day, na-receive ko na. So, ayun. The moment I got it, tinry ko na siya agad. So, nakuha ko siya ng umaga, mga before 10 a.m. I washed my hands. And then, nilagay ko na siya agad. Tapos, nilalagay ko siya every after feeding ng baby ko, dun sa affected boob. Tapos yun, within the day, nag-improve talaga yung pakiramdam niya. And then, yung madaling araw nun, medyo okay-okay na. Yung kaya ko nang matulog through the pain. Kasi dati, nung sobrang sakit niya, nagigising talaga ako pag nagdidede yung baby ko sa madaling araw. Kasi nga, ang sakit-sakit. Pero nung ito, nung nalagay ko na to, the next day, kaya ko nang matolerate. Hindi na ako nagigising. And then, towards, ayun, yung afternoon na, paggabi na, sobrang umokay na talaga yung pakiramdam. Until, ayun, kahapon lang siya completely, parang okay na talaga kahapon. So, parang it took me around two full days para mag-heal yung sugat ko. Tinitingnan ko siya ngayon, yung wound ko, parang wala nang bahid ng sugat. Or, pag pinipisa ko siya, parang okay na siya, hindi na siya makirot. So, ayun, I highly recommend itong lanolin cream. Marami namang brand to, pero ako siguro, ito laging bibiling ko na brand kasi this is what worked for me. Ayoko nang mag-try ng iba kasi okay naman to. I mean, I'm not saying na pag tinry nyo to, gagaling agad yung sugat nyo. Kasi iba-iba naman tayo ng gravity ng sugat. Baka naman yung sa inyo, talagang beyond repair. Ayoko naman sabihin beyond repair. Pero may mga ganong bite talaga na halos mapunit na daw eh. So, yung sa akin naman, hindi mo siya punit na punit. Para lang bumuka siyang ganun. Na medyo mapula. Na buti na lang hindi siya nagnana. Yung wound ko naman kasi, medyo nagtubig siya. Pero hindi talaga siya yung nana. And then, since pinapahid ko nga to, feeling ko, nakatulong talaga siya sa pag-heal agad ng wound ko. So, ayun. And then, when I paired it with this, ayan, sila yung feeling ko talagang nakatulong sa akin. Kasi, kung nag-healing nga yung wound ko, pero nag-mastitis naman ako, masakit pa rin siya. So, ito, I think, perfect combination to. But, if you are able to pump or express your milk, na
hindi siya mag, ano, hindi siya magka-clog, ganyan, hindi nyo kailangan i-take to. Pero ako kasi, since hindi ako nagpa-pump, kailangan ko talagang mag-take ng sunflower lecithin para maiwasan nga yung pagkakaroon ng mastitis ko. But, ayun, I will post the link of the seller na nabilihan ko nito sa Shopee. Kaya lang, when I checked her page, sold out na to. But, siguro naman magkakaroon siya ng bagong stocks nito. Ang expiry date nito is April 2023 pa. So, medyo matagal ko pa itong mapapakinabangan. And, sabi nila, yung mga nakita kong review doon, ang liit-liit ng naman daw pala. Pero, hello, hindi niya naman kailangan na sobrang laki. Kasi, konting-konti lang goes a long way. Sobrang konting patak lang, makocover niya na yung buong nipple area niyo eh. Pati, kung magkabila niyo pa i-apply. And, sabi nila, kung nagda-dry na nga yung nipples niyo, pwede rin to talagang gamitin. Kahit walang sugat. Kasi, eventually, pa nag-dry siya, baka masaktan din kayo. So, ito, prevention. Para nga, hindi nyo na ma-experience yung pain. Got this for 220 pesos and then 45 pesos yung shipping niya via Ninja Van. Yung seller nito, Metro Manila lang eh. So, ayun. If you're gonna buy this one sa Shopee, make sure na lang that you check the reviews kasi syempre, hindi mo maiiwasan, baka may fake na ganyan, eh may ingest to ng baby nyo kasi you don't have to wash it out naman after applying. Pwedeng madede talaga to ni baby agad-agad pagka-apply nyo. Kung biglang gusto niyang dumede, tapos kakapahid nyo lang. Ayun, very safe siya. So, just check the reviews and para makita nyo yung ano, feedback ng ibang buyers, kung authentic ba siya or hindi. But, ayun, there are other brands that you can try na may lanolin cream. Pero this is the one that worked for me with itong sunflower lecithin. So, I hope that you don't get to experience being bit by your baby kasi sobrang sakit niya. And akala ko talaga end of the road na to ng breastfeeding journey ko kasi ang sakit talaga. But nothing compares to the pain na nagkaroon ako ng mastitis dun sa first baby ko. So, I think ito kaya kong masurvive and I did. Ayun yun nga, napagaling ko naman yung wound ko unlike dun nung nagka-mastitis ako before. So, ayun, I hope this video helped you if you are experiencing the same pain that I have gone through or curious kayo what to do kapag na-encounter nyo yung ganitong situation. So, thanks for watching and I hope to see you on my next vlog. Bye!